si Mangita at si Larina. Noong unang panahon, sa Lake Town ng Montreal, naninirahan ng isang mangingisda kasama ang dalawa niyang anak na si Mangita at Larina. Mas matanda si Mangita sa kanyang kapatid, napakabait at mapagmahal sa lahat. Pero masama ang ugali ni Larina. Si Mangita ang gumagawa ng gawaing bahay, pero kahit kailan hindi siya tinulungan ng kapatid niyang si Larina at wala itong pakialam sa kanyang ama. Nakaupo siya malapit sa lawa habang tinitingnan ang refleksyon niya at nag-iisip, "Hindi ba't ako na ang pinakamagandang babae dito sa buong bayan?" Isang araw, ang mangingisda ay nagkasakit ng malubha at namatay. Lumong-lumo noon si Mangita. Hindi siya matigil sa kanyang pag-iyak. Pero napagtanto rin niya na nakaatang na sa kanya ang responsibilidad para alagaan ang pamilya niya. "Kapatid ko, nandito ako para kausapin ka tungkol sa isang mahalagang bagay." "Ay, umalis ka nga. Hindi mo ba nakikitang abala ako?" Mabilis lang naman ang sasabihin ko." "Oh, ano ba yun?" Dahil hindi na natin makakasama pa si Ama, wala na magtatrabaho para sa atin. Kaya nagpa siya akong magtinda ng isda sa pamilyan araw-araw. Hindi ko alam kung sasapat ba yun, pero gagawin ko ang makakaya ko." "Oh, sige, bahala ka." "Hindi mo naman kailangan maging masungit sa akin. Alam mo namang mahal kita, di ba?" "Ay nako, hindi ko kailangan ng pagmamahal mo. Nabuhay ako sa maling pamilya. Darating ang prinsipe ko. Makikita mo." Napabuntong hininga na lamang si Mangita. "Sana nga maipagkaloob sa iyo ang kaligayahan mo, kapatid ko." Lumipas sa mga araw at masigasig na nagtrabaho si Mangita para kumita ng sapat para sa sarili niya at sa kapatid niya. Isang araw, nang umuwi siya sa bahay na barya lang ang dala, nalungkot siya ng sobra. "Larina, patawarin mo ako, pero hindi sapat ang kinita ko para mapakain tayong dalawa. Pwede mo ba akong tulungan magtinda ng isda bukas?" "Ano?" "Humihingi ako ng tulong sa'yo." "Nasisiraan ka na yata. Magiging reyna ako balang araw. Kaya ayoko." "Pero..." "Tama na. Pupunta na ako. Salaw." Nalungkot ng husto si Mangita. Naupo lang siya at napaiyak. Lumabas ng bahay si Larina at nakita ang isang matandang babae nakatayo sa labas. "Anong kailangan niyo, Ginang?" "Nako, iha. Gutom na ako at uhaw na uhaw dahil napakahaba ng nilakad ko. Maaari mo ba akong bigyan sana ng tinapay na makakain at tubig na maiinom?" "Mukha ba akong katulong sa inyo? Pwede bang umalis ka sa harapan ko?" Tinulak ni Larina ang matandang babae sa daraanan niya at tumuloy sa pag-alis. Nang marinig ang matandang umiiyak, nagmadaling lumabas ng bahay si Mangita at naggulat pagkakita sa matandang nakahandusay na sasahig. "Nako, pasensya na po kayo." Tinulungan ni Mangita ang matandang babae na tumayo at dinala siya sa loob ng bahay. Sinabi ng matanda sa kanya kung paano siya tinulak ni Larina. Naggulat si Mangita. "Pasensya na po talaga kayo, madam. Minsan may kasamaan po ng ugali ang kapatid ko." "Nako, ayos lang yun. Mukhang ikaw ang mabait sa inyong dalawa. Baka naman maaaring makahingi sa iyo ng kaunting makakain at tubig na maiinom. Aalis din ako kaagad." Tumango si Mangita at binigay sa matanda ang huling tinapay niya. Binigyan niya rin ito ng isang basong tubig. Masayang kinain ang matanda ang tinapay at ininom ang tubig. "Ay, maraming salamat, anak. Napakabuti mo sa akin, iha." Umalis na ang matanda. Samantala, natulog si Mangita na walang kinakain. Ilang araw ang lumipas, nagkasakit si Mangita at hindi siya makatayo sa panghihina. Si Larina, gaya ng dati, wala pa rin siyang pakialam. "Kapatid ko, pakiusap, pumunta ka sa pamilihan para magtinda ng isda. Wala na tayong ipong ipantutustos sa araw-araw." Hindi ako pupunta roon. Huling beses ko nang sasabihin sa iyo." Pagkasabi noon, lumabas ng bahay si Larina at naroon na naman ang matandang babae. "Ikaw na naman? Nabalitaan kong hindi mabuti ang pakiramdam ni Mangita. Kinuha ko itong mga buto para sa kanya. Papasukin mo ako para ako na ang mag-alaga sa kanya.
magiging maayos din ang lagay niya. Pero ayaw ni Larina na gumaling ng husto si Manggita. Kaya nagsinungaling siya sa matanda. Nako, ayos lang naman siya. Ako ang kapatid niya at inaalagaan ko siyang mabuti. Sigurado ka ba, iha? Oo naman! Mabuti kung ganon. Pakiusap, gamitin mo ito para gumaling ang kapatid mo. Kinuha ni Larina ang supot ng mga buto mula sa matandang babae. Lumala ang lagnat ni Manggita at hindi siya nakatulog ng buong gabi. Hindi sinabi ni Larina ang tungkol sa mga buto at tinago ang supot sa ilalim ng kama niya. Kinabukasan, tagaktak ng pawi si Manggita. Napangiti si Larina at nang palabas na siya ng bahay nila, siya namang pagpasok ng matanda. Ha? Ang lakas naman ng loob mong pumasok dito nang walang permiso. Ngumiti ang matandang babae at pinitik nito ang mga daliri niya. Bigla na lang, nagpalit-anyo ito bilang isang makisig na lalaki. Ano? Isa akong prinsipe. Ako, si Prinsipe Michael. Mayroon akong kapangyarihan at hinahanap ko ang pinakamabuting dalaga sa mundo para pakasalan. At masasabi kong natagpuan ko na ang dalagang yun. Aba, oo. Siyempre naman. Hindi mo alam kung gano'ng kita kadagal hinintay. Magpakalayo-layo na tayo at mamuhay ng maligaya. Maaari bang tumahimik ka? Hindi ikaw ang sinasabi ko. Ha? Ibinaling ni Prinsipe Michael ang paningin niya kay Manggita at pinikit niya ang mga mata niya. Napalibutan siya ng gintong liwanag. Nagmulat ng mata si Manggita at naramdaman niyang parang hindi siya nagkasakit. Nagmulat rin ang mata si Prinsipe Michael at nawala ang gintong liwanag. Gulat na gulat sila Rina at Manggita sa nakita nila. Wala silang kaalam-alam kung anong nangyayari. Ngumiti si Prinsipe Michael. Pagkatapos, ipinaliwanag niya ang lahat. Nandito ako buong gabi at binabantayan ka. Hindi binigay sa iyo ng kapatid mo ang mga butong iniwan ko para sa iyo. Ang totoo, ayaw kanya mabuhay. Nasaktan ng husto si Manggita nang marinig niya ito. Hinarap niya ang kapatid niya nang may dalamhati. Kapatid ko, bakit? Ay nako, wala akong oras sa pagdadrama niyo. Umalis ka na nga at isama mo na yung matandang babaeng prinsipe na yan. Alis! Napaluha na lang ng tuluyan si Manggita. Pero nilapitan siya ng prinsipe para kausapin siya. Huwag ka nang malungkot para sa kanya. Hindi siya karapat-dapat sa pagmamahal at kabutihan mo. May mga tao talagang mas pinipili ang galit sa puso nila at hindi na sila magbabago. Magbabago pa ang kapatid ko balang araw. Naniniwala ako. Inayang magpakasal ng prinsipe si Manggita at pumayag naman ang dalaga. Tinitik ni Prinsipe Michael ang daliri niya at nawala silang dalawa sa isang iglap. Sa isang marangyang kasal, nag-isang dibdib si Manggita at ang prinsipe. At noon din namuhay sila ng maligaya at masaganang buhay. Ang wakas. If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment!